Magandang araw mga kabaryo. Welcome again to my YouTube channel. Ang episode na po natin nito ay tungkol sa rice planting or palay planting for wet season ng 2022 dito sa AP Farm. O ayan po mga kabaryo, pinarotivate or na po natin yung isa sa mga farm area natin sa Alicia Isabela using our tractor or Kubota tractor na 4018. So makikita po natin dyan yung pinag-harvestan natin ng palay nung last harvest season. So, ipaparotivator na po natin yan and para maging fertilizer for this cropping season. Usually po, padadaanan po natin siya ng rotivator ng mga isa o dalawang daanan hanggang sa maging mabasag po yung mga lupa na yan, and then padadaanan po natin uli siya ng hand tractor. After po na marotivator natin yan and then madaanan ng hand tractor, eh nililinang po natin siya. So ibig sabihin po pinapantay na po natin yung lupa sa ating pagtatamnan using yung karabaw po. So meron pa siyang parang suyod na para magpantay po yung lupa niyan. Ito lang po ay yung tinatawag nilang bunubun, yung taniman ng rice para doon malumaki yung rice seedling until may transplant po natin sa mga palayan natin. So ayan po, binubunot na po yung rice seedling natin and binibigkis po yan o tinatali in preparation for transferring sa mga farm natin. So, tawag nila dyan is bunot tanim. Yung pag nabunot yung tanim and then itatransplant po sa mga other areas ng farm natin para magkahiwalay-walay yung mga area. Kagaya po nyan. So, yan po yung mga nabunot na mga rice seedling natin and pagkatapos mabunot, re-replant po yan sa mga area natin. Yung tawag po sa Ilocano, yung area na yan is sinilong or pitak sa Tagalog. So kung ilang pitak yan or sinilong, diyan po natin tatanim yung mga nabunot ng mga rice seedling natin. So ang tawag po niya nila sa Ilocano, yung pagtatanim po ng palay is raep. Nagraraep po sila. So, ayan po yung dalawang kambing natin sa farm. Ayan na po yung mga nagtanim. First honor, John Ray. Second honor, Boom Boom. John Ray, pakita mo yan ah. Pakita mo ah. Itaas mo lang. Ayan po, may nahuli po sila na dagang bukid while planting rice sa iba-ibang bandang dulo po ng ating farm.
Also, meron din sila na harvest na mga sitaw doon kasi may mga tanim din tayong sitaw sa mga pilapil o yung pagitan ng mga bukid natin. So right now po is break time. So break time po muna and then magmemerenda lang po muna sila bago ituloy yung pagtatanim ng palay. Ayan na yung kabisilya nila. So by the way po, meron silang tinatawag na kabisilya. Yan po yung leader ng sakada. So meron po tayong sakada, ito po yung mga migrant worker na hinahire natin para magtanim ng palay. So hinahire po sila para maggawa ng mga manual tasks natin sa mga bukid natin. They usually po yung mga kapitbahay yan sa barrio o minsan po mga taga-karatig na probinsya kagaya sa Nueva Ecija and Nueva Vizcaya. So dati po noon, kung mga taniman time or para-ep time sa Isabela, dumadayo po yung mga yan papuntang Isabela para tumulong magtanim ng palay. In return po, pagtaniman din sa Nueva Vizcaya or Nueva Ecija, yung mga taga-Isabela naman po tumutulong doon. So ganun po, parang palitan po sila ng mga labor. Sa ngayon po, ang lakaran po sa pagpaparaep at saka pagpapabunotanim dito ngayon sa Isabela itong June 2022 is about 7,500 pesos per hectare. So magkasama na po yung bunot dyan ng rice seedling and then pagtatanim po. So this wet season ng 2022, medyo nahirapan po kami kumuha ng tao. So, kulang na kulang po yung mga tao ngayon. So ang ginawa po namin, nagkabisilya na po si ibang tenant natin. So sila na po ang kabisilyo, sila na ginang nag-lead at naghanap po ng mga sakada na pwedeng ma-hire para magtanim po sa bukid natin. So usually po, mga sila-sila na rin nagtatanim at sila-sila na rin na nagbubunot. So yung pagbayad ko sa kanila, ganun na rin po yung ano, yung presyuan. Kung ka no? Hay kan ah. Makita da ka. Anong tao ka? Amo ate nga kabisilya. So nahirapan na po yung mga kabisilya natin na maghanap ng mga tao para makatulong niya sa pagtatanim. Siya nga po pala, ang tinanim mo natin na variety rito is RC402. Inbreed po siya na rice variety. Dahil sa tag-ulan, usually po, tinatanim po natin dyan is inbreed. And then, after ng harvest season ng September, so magtatanim ulit tayo by November, doon po tayo magbibili naman ng hybrid na punla natin. By the way po pala, yung nagbubunot po tayo ng punlang rice seedling mga 20 to 25 days after natin ipunla. And then within that time, pwede na pong bunutin yun at itanim na po natin sa mga pilapil natin. Para naman ay amboy bukas.
hamburger nila eh. Hindi na kuya. Hindi na boy, siya pinagawa pa boy. Ma boy. Tingot daw. O yan po. Merienda time po muna sila. Yay? Sa bukid po ni Nardo. Aray, tinik. Ito naman po yung other area po natin. So, tinataniman po rin natin ngayon. So, by the way po, yung input po ng pagpapatanim ngayong season na to is sobrang mahal na po ngayon. Dahil tumaas na po yung diesel natin. Dati-dati po nasa 40 per liter po dati nung September 2021. So ngayon po nasa 80 pesos na po per liter. Halos dumoble na rin po yun. And then yung price ng fertilizer po tumaas na rin po. Yung triple 14 po nasa 1,800 na. Kung kulang-kulang 2,000 na po. Dati-dati po nasa 135 po dati yon. And then yung price po ng urea is lalong tumaas po dati. Nasa 1,300 po siya. So ngayon po nasa 3,000 pesos na po. So almost all na po tumaas. Yung bunot tanim, yung pagpaparay po dati, 7,000. Tumaas na rin po siya ng 500. So, ganun po. And then, mga other inputs po, yung herbicide, insecticide, yung parsa kuhul, tumaas na rin po. So, usually po, dati nagkakababot po ng mga 25 to 35 po yung gastos per hectare. Palagay ko po ngayon nasa 50,000 pesos na per hectare ang gagastusin mo. And then sana po tumaas na po yung presyo ng palay. Pag hindi po, lugi na naman po yung mga magsasama. So ayan po, natapos na po yung mga par-ep natin sa mga areas natin ng palayan. So susunod po niyan ay maglalagay na po tayo ng fertilizer after 10 days na mapunla. And then check upin na po natin kung tumubo. And then palitan po yung mga hindi tumubo mga tanim. Hanggang dito na lang po mga kabaryo. And thank you for watching this video. Don't forget po to like and subscribe to see my other future videos. Pakiclick na rin po your notification bell to see my latest updates. Thank you very much for watching and God bless po. Have a nice day.